So today, share ko sa inyo yung isa sa best seller ng baking store namin, yung Super Moist Chocolate Crinkles. Powder, 2 cups all-purpose flour, 2 cups sugar, 2 teaspoon baking powder, 1 half teaspoon salt, 4 large eggs, 1 half cup vegetable oil. Una, oven temperature. Nag-start ako. Pag inon ko yung oven, kala ko ayun na yun kasi mainit na. Meron pa ba, ipipreheat mo pa pala yung oven. Kailangan mo munang ma-reach yung tamang temp niya bago ka magsalang nung i-bake mo. Sa ingredients, yung tamang sukat, meron na nakasulat na 4 large eggs, pero hindi naman nasusunod yun kasi basta eggs. Lalagay mo lang 4 eggs. Pero importante talaga yung size ng eggs. Sinabi yung 4 large eggs, dapat 4 large eggs. Kasi, nakaka-apekto siya sa consistency ng crinkles batter mo. At yung crinkles nila, hindi siya nagpa-flat, hindi siya nagka-crack, hindi siya i-spread. Malaking ano din yung mga ingredients mo dapat room temp. So lang, tara, simulan na natin. So dito sa crinkles, sobrang dali lang talaga. Mimix mo lang yung wet ingredients, imimix mo lang yung dry ingredients. So dito tayo sa dry ingredients. Unang-una, sifted na to mga lava. 1 cup cocoa powder. Sifted siya lahat, pati yung flour, sugar, lahat ng dry ingredients sifted. So lagay mo lang yung cocoa powder. All-purpose flour, 2 cups. Bakit sifted? Kasi para once na inihalo mo na siya, sobrang pino yung magiging butter mo later. 2 cups sugar. Sifted. 2 teaspoon baking powder. 1 half teaspoon salt. Pwedeng rock salt, pero ako mas ginagamit ko yung iodized salt para tulog siya. So, mix lang po. Ito kailangan importante, sobrang mahalo mo siya. Para pag inihalo mo na yung wet ingredients, hindi ka mahirapan mag-mix-mix. Tsaka mas mahalo ng maigi. May mga baking powder. Dapat to wire whisk. Yan, once nahalo nyo na yung dry ingredients, wala na kayo nakikita ng flour, sugar, set aside nyo lang. Then, dito tayo sa wet ingredients. Meron tong ano eh, 2 teaspoon vanilla. Kaso, hindi ako naglalagay kasi medyo hindi ko feel yung vanilla sa crinkles. Yung amoy niya. Kaya, pero, pwede nyo lagyan. So, 4 large eggs. Ihalo nyo lang yung vegetable oil. Pag wala kayong vegetable oil, kahit anong oil naman, huwag lang natutulog. Halo lang. Kailangan mahalo mo yung madurog yung egg. Mahalo mo siya ng maayos. Sobrang dali. Inalo mo lang yung dry ingredients at inalo mo lang yung wet. Samahin mo lang sila.
Sobrang dali lang talaga nitong Pringles. Sa procedure lang talaga tayo magkakaan. Magamit na ako ng noodles. Sa ganito, ang ginagawa ko dito, inamano-mano ko siya talaga. Ito importante yung egg eh. Kasi yung pag yung egg mo is nilagay mo mga small sizes, hindi magiging ganito yung consistency niya. Yung mangyayari, dadagdag ka pa ng egg. Madalas ito nagkakaproblema eh pag may i-adjust ka. Dadagdag ka ng egg. Madalas, ayun yung mga naging problema ko na nagsisimula ko mag-wrinkles. Kahit nung dati, dahil hindi ko pa nga alam na importante pala yung sizes ng egg. Lagay lang ako ng lagay. 4 eggs. Hindi ko naman alam yung size. Nilagyan ko ng 4 eggs. Tapos, nung hinahalo ko na siya ng ganito, hindi siya ganito kalambot. Eh, syempre, sumusunod lang naman ako sa recipe. Binake ko na siya. Iba yung kinalabasan niya. Matigas. Hindi siya moist. So, ayan. Haluin mo lang siya ng ganyan. Ayan. Dapat ganito yung consistency niya. Yun lang. Lalagay natin to sa chiller, sa ref, for at least 30 minutes. Para lang siya mag-set bago natin siya i-bilog-bilog. So, yun lang. After 30 minutes, ito na siya. So, pwede na natin siya i-bilog. Iko-coat lang natin siya sa icing sugar. Make sure yung icing sugar nyo sifted siya. Para maiwasan din yung buo-buo. Para pino yung... Iko-coat lang natin siya. Kahit konti lang. Kasi babalik pa natin siya sa ref for at least 4 hours. Pero mas maganda kung overnight. Para mas ma-achieve mo yung magandang crust. Sa recipe na to, makakagawa ka ng 50 to 60. Pero depende pa rin sa yung gano'ng kalaki yung gusto mong crinkles na magawa. Ako kasi sa amin, nung magamit kami ng timbangan, para yun nga, pantay-panday din yung crinkles na magagawa mo. Yan siya. Bilog mo lang siya. Tapos coat lang siya ng manipis lang. Ang purpose nito para pag in-ref mo siya, hindi siya magdikit-dikit. Kaya ako dati ng recipe, after ma-mix yung wet and dry, ang ginawa ko, nirefe ko muna siya overnight. Tapos nung overnight, pagka kinabukasan, nung bibilugin ko na siya, medyo nahirapan ako kasi kailangan ko pa siyang antayin na lumambot bago ko siya mabilog. So ito, ang ginawa ko, nagtry ako na pag na-mix na yung mga wet and dry ingredients, ref ko lang siya ng 30 minutes. Tapos after 30 minutes, saka ko na siya binibilog. Tapos nilalagyan ko na siya ng mga icing sugar. Para after 4 hours, pag binili ko siya sa ref after 4 hours, di ba? I-cook ko na lang ulit siya ng second cooking. Diretso bake. Kung gusto mo nang yung crinkles mo is dome lang, yan, ganyan lang siya. Pero kung gusto mo na yung crinkles mo medyo flat, pwede mo siyang pisilin ng konti lang, ganyan. Kung gusto mo nang flat yung crinkles mo, meron kasing iba gusto nila yung crinkles nila dome. Kaya ganito lang. Kaya, sa amin kasi gusto ko medyo flat. Kaya pinipisil ko lang siya ng konti. So, yun lang. Sa 350 na siya. 350 degrees Fahrenheit. 180 degrees Celsius. Bali, i-bake natin siya for 7 to 8 minutes. Kaya, eto. Isa sa dahilan ba't nag-fail yung crinkles o kahit anong binibake is yung oven thermometer. Pag bagong baker ka, hindi familiar sa'yo yung oven thermometer. Pero, sobrang kailangan mong mag-invest sa oven thermometer. Kasi sa pagtitipid mo, mas maraming masasayang na baked goods mo, di ba? Kaya, ang ano ko, mag-invest ka sa oven thermometer.
i-bake natin siya for 7 to 8 minutes. Hindi siya pwedeng lumagpas doon kasi yun yung dahilan na pag once na natapos na, kunyari, na-bake mo siya 10 minutes. Mga after 30 minutes, pag nailabas mo siya sa oven, matigas na. Nawawala na yung pagka-moist niya. Kaya, ginaang sa amin, 7 to 8 minutes lang. Hindi ba baba sa 7, hindi tataas ng 8 minutes para moist. Pag tapos nalabas mo siya agad sa oven kasi hindi mo siya nilabas, tuloy-tuloy pa siya na yung init ng oven, naluluto pa siya. Doon tumitigas yung crinkles. So yun love, ito yung finished product natin. Kahit anong i-bake mo, nasa ingredients din talaga yun eh. Kung mas mahal yung ingredients mo, syempre, mas masarap yun. Nasa iyo lang din talaga kung gusto mo ng mas premium talaga. Katulad nito, amoy pa lang. Kasi gamit ko dito in isla. So, tingnan natin kung moist siya. So kung nakatulong sa iyo yung beginner tips ko and yung recipe namin, ma-appreciate ko kung i-like mo tong video na to and subscribe. Tingnan niyo yung notification bell para pag may new uploads kami, ma-update kayo. Thank you!